aral, maglaro. Apo, mag-aral, maglaro, tapos matuto ng iba't ibang bagay. So through that, yung mga kaibigan po nating pari sa Belgium, ginather po nila yung mga kabataan sa kanilang simbahan upang ng maglaro, magdasal, at magsama-sama. And of course, para maramdaman nila kung paano talaga maging bata. Tapos po, during January 10, 1952, at doon po nagkaroon ng Khie, Pilipinas. So, 1952 pa po merong Khie, Pilipinas dito sa ating bansa. And not only that, kasama po rin kami ng organization, under po kami ng FNYO, Federation of National Youth Organization. Ayun po yung local mother umbrella ng Khie, Pilipinas. And through international, under po kami ng FIMCAP. Yung FIMCAP po, ito po yung International Federation of Catholic Youth, Catholic Parochial Youth Movement. So, ayun po ang brief history ng Khie. So now, tatanungin po namin muna kayo, bago tayo magsimula sa workshop, handa na po ba tayong maglaro? Kung handa na po tayo, thumbs up para makita po natin ang bawat isa. Pwedeng thumbs up kung naka-on cam, and then pwede naman po mag-react ng thumb dito po sa cellphone or laptop or kung ano man po gamit. Ayan. Ayan, that's nice. Kung handa na po tayong lahat, magsisimula na po tayo sa ating unang laro. Ayan. So, ito po yung mechanics. A letter and category will be flashed on the screen. Everyone shall guess the answer based on the first letter on each category given. Answers shall be placed on our Zoom chat box. And then the first one who guessed the correct answer will have a point. So, madali lamang po ito, mga kapatid. Meron po tayong chat box dito. I-chat lang po natin yung tamang sagot. Tapos magpa-flash po kami ng letra. Tapos huhulaan po ninyo kung ano po yung pinapahula namin. Kunyari po, habang wala pa po, kunyari po, magbigay ng pagkain, yung nasa isip ko po, magbigay ng pagkain na nag-ulam na nagsisimula sa letter B. Ayan. I-chat nyo lang po yung hinulaan ninyo sa chat box. Ayan. For example, sige po, ipapakita na lang po namin, Leader Mac. Bangus, ayan. Si Tita Gigi, ayan, bangus daw. Ang hula niya, bangus. Ayan. Nakikita naman po yung chat box. Ayan, baboy. Tama? Ano pa po? Bagoong? Bulalo? Ang sarap po, nakakagutom. Tamang-tama yung pinapahula natin. Kakakain lang po ba natin ng lunch? Ayan, may nagbangus, baboy, bagoong, bulalo. Pero ang pinapahula ko po ay bopis. Ayan, lahat po ba kumakain ng bopis? Ayan, baka, sinabaw. Yes. Ang sarap po ng bopis. Pero ito po, magbibigay na po kami ng example na makikita ninyo sa screen. Ayan. So, magbigay letter M. Nagsisimula sa letter M na artista. Sino itong pinapahula namin? Pwedeng nandito, pwedeng wala. Mark? Marian, Maricel, Marian Rivera. Lalaki po ito. Ang pinapahula po namin ay lalaki. Ayan. Mark Hill. Ayan. Martin Rivera. Ayan. Marvin, Martin, Mark Heras, Mark Anthony, Marco. Ayan. So,
Ang tamang sagot po na pinapahula, ayan, yung Mark San Miguel at Mark Angelo Olanday. Pero, ano lamang po ito, pinapatawa lamang po namin kayo. And, kumbaga, trial. Trial lamang po itong starts with letter M. So, nakita po namin lahat ay naintindihan naman kung paano laruin itong energizer or icebreaker namin para sa inyo. So, now, simulan na po natin ang tamang ang laro. Pero andyan po si Leader Mac para iskoran yung mga mataas ang puntos. So, start na po tayo. Ito na po ang unang ipapahula natin. Letter P. Prutas. Ano ang ipinapahula namin? Nagsisimula sa letter P. Merong papaya. May pinya. Pinya. Pomelo. Pinya. Teras. May pomelo. Narinig ko. Ayan. Pinya. Pomelo. Pinya. Yes. Pinya. Pakwan. Yes. Pakwan. Ano pa po? Nagsisimula po sa letter P. Wala pang nakakatama. Wala pa pong nakakatama. Wala pa pong nakakatama. Peras. Prunes. Wow, ang sarap naman ng prunes. Peach. Wow, ang sarap naman ng prunes. Peach. Ang sosyal, prunes. Peach, wala pa rin. Clue, wala Tagalog. Pa rin po. Hula pa po. Wala pa rin letter po. P, tears. Letter P, peaches. Peaches. Wala pa po tamang sagot. Pakwan, hindi wala po. Wala pa po tamang sagot. Pineapple, hindi po. Persimmon. Si Miss Gigi, 1 point for Miss Gigi. Meron na po. Meron na po. Hula namin ay Pongkan. Miss Gigi Vargas from Antipolo. Miss Gigi Vargas from Antipolo. Meron na po. Congratulations. Sunod. Letter C. Lugar sa Pilipinas. Letter C. Go, lugar sa Pilipinas. Go, chat. Cavite. Cavite. Caloocan, Cebu. Caloocan, Camarines. Cebu. Camarines. Cotabato, Cagayan. Cotabato, Cagayan. Coron. Coron. Canlaon, Cagayan, Cavite, Camsu, Canlaon, Camarines, Cavite, Cebu. May nakatama na ba? Cagayan de Oro. May nakatama na ba? Cagayan de Oro. Katbalugan Samar. Katbalugan Samar. Kalamba. Kadus. Meron na. Kalamba. Kadus. OLMHRP Catechis. Meron na po. Ito po ay Catanduanes. Ayan. Ito ay Catanduanes. Ayan. Next. Letter A. Youth Saint. Letter A. Sinong sinto na nagsisimula sa letter A ang pangalan? Na nagsisimula sa letter A ang pangalan. Saint Anne. Saint Agatha. Anthony. Saint Agatha. Anthony. Wala pa po. Wala pa po. Agustin, Saint Anna, Saint Agustin, Padua, Saint Anna, Saint Angelo, Apusin, Saint Angelo, Apusin, Saint Andrew, Saint Anne, Andrew, Saint Anne. Minakatama na Leader Mac. Clue youth saint po ito, clue. Wala pa clue po. Clue daw leader. Clue daw leader. Youth, siya ay batang santo youth. Pasok siya sa youth bracket. May Angelo Acutis po ba? Oo. 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 May nakatama na kaso hindi ko... Go leader map. Kailangan po natin kompleto. Yan. Si Miss Mary Grace Dig, St. Aloysius Gonzaga. Kaya 1 point po para kay... Aloysius Gonzaga po. Aloysius Gonzaga po.
Next, W, parable in the Bible. W, parable in the Bible. Chat lang po. Chat lang po. Nag-i-echo ka, Sir Mark. Nag-i-echo ka, Sir Mark. Oh, hold on. Thank you po. Ayusin ko lang po. Hold on. Thank you po. Ayusin ko lang po. Leads, meron pa po iba? Mas mahaba po yung title parable. Weeds, weeds. Wala pa nakatama. Mark. Sound check. Ayan. Sound check. Okay. Ay, nag-i-echo okay pa rin. Na, ayan. Okay. Ay, nag-i-echo pa rin ako. Okay, so W na parable in the Bible. Ayan, wala pa nakakatawa. May nagsabi ng weeds, parable of weeds, parable of wise man, weeds. Wala pa po, wala pa. Yon, meron na si Miss Anne. Workers in the vineyard. Yun po ang tama nating sagot. W na parable, Miss Anne, workers in the vineyard. Okay? So may one point na po si Miss Gigi, ang OLMHRP, si Miss Mary Grace at si Miss Anne. Tingko one point po. Second to the last po natin, letter S na biblical character. Yan. Sino po? Konti lang yung mga letter S natin. Samuel, Solomon, Saul, Simon. Yon, meron na po si Sister, ay si Miss Gabriela. Tama po si Samson. Si Miss Gabriela po ang nakatama. Samson. Ang siya po ang nauna. And para po sa ating last letter, habang nag-aayos po si Kuya Mark natin. Ayan, Diocese sa Philippines. Letter I na Diocese sa Philippines. Letter I. Ayan, may tama na agad. Si Miss Alma. Diocese of Imus. Yun po ang ating tamang sagot. Diocese of Imus. Ayan. So para po ang mga nakapoint sa atin, si Miss Alma, Miss Gigi, si Miss Mary Grace, si Miss Anne, si Miss Gabriela, saka po ang ating OLMHRP Catechist. May pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan. Ayun, pabigyan. Bigyan po natin sila ng cheer. Tuturuan po namin kayo ng isang cheer na ang galing-galing cheer. Ganito lang po yun. Pag sa personal, nag-cheer po kami sa Kiro. Tatlong palakpak, tatlong stamp sa paa, and then ang galing-galing. Okay, ganun po yun. Tatlong palakpak, and then galing-galing. Para po sa lahat na naka-points, isang ang galing-galing cheer. Ready? Go! 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ang galing-galing. Ayan. Thank you po and congratulations. Ayan. So proceed po tayo sa ating topic, no? Kuya Mark? Yes, hello. So, ayan. Okay na po ba? Nag-e-echo pa rin po yes, ba ako? Ayan. Okay na po ba? Nag-e-echo pa rin po ba ako? Ay, yes. Parang hindi na. Yes. Okay na. Ayan. So, okay, no? Kung mapapansin po natin sa ating first game, no? Tayo po ay nagtaro, pero meron din itong mga catechetical na isiningit tayo. Kasi tayo, sir, ang pangalan sa Bible, ng Bible character or mga values. So, doon pa lang po sa games na yon, dahil online tayo ngayon, ay sinampulan po namin kayo ng isang game na nakakapag-catechize po tayo. So that's one example na pwede nating magawa for our youth and the children of today, no? Na nakapag-enjoy na yung mga bata, natuto pa po sila. So though habang nagpapalaro po kayo, pwede nyo rin silang bigyan ng trivias afterwards. Kunyari yung letter A na santo kanina na youth saint na binigay namin, si Saint Aloysius. So dahil ngayon wala tayong time, hindi na kami nag-discuss. Pero sa inyo po, sa mga local levels nyo, sa mga parishes, and sa mga gagawin nyo pong activity, pwede nyong samahan siya ng discussion habang nagpapalaro po kayo.
So yun po ay isang patikim pa lang namin. Pero before we proceed sa susunod, gusto lang po namin kayong bigyan ng overview kung gaano kahalaga ba or ano yung kahalagahan ng play sa pag-evangelize natin and sa catechism po natin, no? So kung naririnig niyo po ako, a thumbs up lang po kayo, just checking kung naririnig ako ng maayos and clear. Yan, okay. So may mga thumbs up po tayo nare-receive. So why play? So ang title po natin ng workshop na naibigay sa atin ngayon is Catechesis Through Games. Pero dito po ay ang gusto lang namin ding sabihin na possible din ito na hindi lang siya games, no? Kasi magkaiba ang games sa play. So pwedeng itong sabihin Catechesis Through Play Method, no? Kasi magkaiba ang game sa play. Sabi nga namin dito, a game is a structured play, usually undertaken for enjoyment and sometimes used for educational tool. No, so tayo mga katikista, alam natin, nagtuturo tayo, nag-evangelize tayo. And game is a form of play, no? So, ito ay sometimes used, sabi dito, as an educational tool. Hindi siya lagi nating nagagamit. So, in our organization, katulad nung na-introduce ni Kuya Mark kanina, in Kiro, we always use the play methodology as a tool to evangelize, no? So ano po ba yung mga forms of play? Ano itong mga sample ng play? Number one, games. Syempre, yun ang unang-una. Pwede tayong mag-evangelize and catechize through games. Number two, ito ang play ay may songs. So yung mga animations, pasok dito yung mga worship and gospel songs or yung mga modern songs ay pwede lalagyan natin ng aral. Number three, creative activities. Ito, alam naman natin ito, mga creativities. Pero pwede pa itong sinasamahan natin, kunyari yung mga use of trashes or mga recyclable materials, ganon. Pwede yon. Number four, cheers and shouts. Nakapag-sample kami ng isang shout kanina ni Kuya Mark, no? And marami pa kami magiging sample along the session natin ngayon. And it's kids and dramas. So ito yung mga sample na pwede nating gamitin to evangelize and sa catechism natin, no? Games, songs, creativities, cheers, skits, and dramas. So bakit nga po ba play? Okay, so before we proceed, meron po ba kayong mga notebook at ballpen dyan na katabi nyo po? Meron po kayong lahat? Notebook, panulat, or ballpen. Ayan. So gusto ko po in 1 minute siguro or 30 seconds. Re-request ko lang po sa inyo na pwede po bang mag-drawing kayo sa notebook ninyo o sa mga papel ninyo kung ano yung sarili nyong interpretation about play. Okay? Ngayong nabigyan ko kayo ng short overview, ano po kayo pa rin sa inyo, sa sarili nyo, yung interpretation nyo sa play? Yan, okay. Matatapos ang drawing, kung simple lang po yung drawing, pwede po kayong mag-unmute and mag-share. Kahit dalawa lang po or kahit isa na gustong mag-share po. Interpretation of play. Ayan, mukhang si Miss Gigi gusto mag-share. Sige po, Miss Gigi. Sige po, si Gigi Vargas gusto po mag-share. Sige po. Ayan, then si Miss Ann po. Miss Gigi, naka-mute po. Ang pangit po ng drawing ko. Yeah. Ano? Ang play. Okay lang po yan. Ano? Ang play. Bakit nagpipidback? Oo nga po, Peter. Ayan. Kailangan po i-mute ata ni Leader Mac. Ayan. Oh. Ano po, yung akin po sa play, sa games, nagkakaroon ka, doon ka nakakakuha ng friendship. Yun lang po. Friendship sa games. Hmm.
Brad, naka-mute po kayo, Brad Mac. Naka-mute ka, Leader Mac. Naka-mute po kayo, Brad Mac. Naka-mute ka. Ay, sorry. Si Miss Ann po, nagtataas ng kamay. Bigyan si Miss Ann po. Hey, magandang hapon po sa lahat. Hey, from Bacolod City, maayong hapon sa inyo tanan. Okay, actually, yung drawing ko, brother, is yung heart, you know. Puso, hugis puso. Kasi para sa akin yung laro, siya yung pinakapuso ng karunungan. Nung you learn, okay, you learn by playing, okay, you, at the same time, you enjoy. But, beyond the enjoyment that you experience, it's the learning that will be that will stay with the child all throughout his life. Yun po. The child all throughout his life. Yan. Thank you, Miss Ano. Maganda. Thank you po. You learn as you enjoy also. Okay. Thank you, Miss Ano. Para Miss Ano, isang bagsak po. Okay. Sige, nagtataas po. Last two time. Hello? 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 Ako ba to? Yes po, narinig ka po. Yep. Heart, heart, good afternoon to everyone. Heart ang pinili ko kasi inspiration at saka enjoyment. Maka-enjoy at saka learning. Yun lang. Thank you po, heart din, no? Para kay Miss Vernally, isang bagsak po. Sige pa po ang gustong mag-share. Yan, si Miss Remy. Ako po. Ay, sino po mauna? Ayan po, si Miss Alma. Sige po. Ayan po, naririnig na po namin kayo. Hello po, pasensya na po. May nag-construction po kasi dito sa opisina namin. Ang idinrawing ko po, dalawang tao. Kasi sa pakikipaglaro, nakaka-build tayo ng friendship. Yun po. Thank you. Dalawang tao, no? Kasi nakaka-build ng friendship while playing, no? Para kay Miss Alma, isang bagsak. Meron pa po bang gustong mag-share? Nakita po may nagtaas pa ng kamay. Last one. Naku, mukhang wala na po. Okay. Sige, proceed po tayo. No? So, yung mga dininomings nyo po, request namin na itabi nyo po iyan dahil mamaya babalikan natin yan at the end of the activity ng buong workshop natin. Babalikan po natin yung mga dininoming ninyo. Okay, so proceed po tayo. Why play? Okay, why play? Sabi namin dito, it is the language of children and the youth. And it is the most natural way for young people to express their feelings freely. No, narinig nga namin kanina na yung puso, yung dalawang ano, yung dalawang taong drinowing ninyo, yun ay wala namang maling explanation tungkol sa play. Pero alam natin na ito yung language sa mga kabataan ngayon. I don't know kung kayo po ay nagamit nyo na itong method na to sa school or kapag nagbigay kayo ng catechism. Pero kami in our own experience, talaga nakita namin kung paano nagiging totoong tao yung mga kabataan and paano na may nai-input yung learning nila through this methodology of play. No? Sabi namin dito, playing is fun. Fun or pleasure is a vital component of learning. We learn better if we are having fun. Di ba nga sabi kanina, hindi nakalimutan ko sino yung nagsabi kanina na habang nag-e-enjoy tayo ay natututo tayo dahil it reveals a lot kasi nare-reveal nito yung tunay na pagkatao nung ano ng isang tao and na-encourage social behavior and self-analysis. Natatandaan ko po nung ako ay unang best na umaten ng as a Khie member kasi talagang dati ay just to share ako ay introvert talaga na person, no? So pagpasok ko ng Khie talaga, games agad yung inabutan ko as in naglalaro sila eh sobrang mahihiyain ko. So wala akong choice kundi sumali and I just find myself coming back weekly and learning, no? Hindi ko rin alam kung anong klaseng tao ako ngayon, kung nakapagsalita ba ako sa harap nyo ngayon kung hindi dahil sa play methodology na na-introduce sa akin ng Khie, no?
And also as we catechists, no, maybe we should look at the language of the young people. Ito yung lengguwahe ng mga kabataan din ngayon. At ito ay isa sa mga strong methodology na pwede natin gamitin sa kanila, especially the generation of today. No? So what are developed natin sa mga bata dahil sa play? Okay? Number one, na na-develop natin sa mga kabataan to play is yung intellectual development nila through the cognitive ability. Ito yung intellectual development. It helps the children to make decisions, discovering and learning about himself or herself, and it exercises the benefit of the brain. Ito ang mag-fall mostly sa games, mga card games, mga board games, mga creativity. Ito na ang enhance yung attention and comprehension nila, yung full intellectual development ng isang bata. Dito rin ay enhance yung decision making nila. Ano yung tama? Ano yung mali? Ano ba yung dapat kong gawin? Katulad nitong sa picture na nandito sa ating screen ngayon, mapapansin nyo, ito ay, hindi ko alam kung nalaro na to ng iba, pero ang goal ng game na to ay makalusot ka dun sa kabila. Spider web yung tawag namin sa Kiro. I don't know kung ito rin yung tawag sa inyo. So talagang yung strategy ay and teamwork ay nararanasan ng bata dito, no? So what shall I do next? How do I respond to things? Yun yung mga deeper learnings na-enjoy ng bata and nakukuha niya indirectly. Hindi niya alam na i-enhance yung cognitive abilities niya dahil natural na lumalabas yung mga skills na yun habang naglalaro sila. Okay, so number one, it's cognitive. Okay? Number two na na-develop through play is syempre ito, given na to para sa ating lahat, yung physical, no? Yung physical, yung pangangatawa ng mga bata, syempre games develop motor skills, it promotes healthy growth, di ba? Na mas active yung mga bata, nakakapag-exercise dahil naglalaro, na meron ding study na nagsushow na an average of 60 minutes per day and 420 minutes a week of active play yung nire-recommend para sa mga kabataan. So, ito ay hindi ko alam kung gano'ng ka-epic ka-possible sa atin mga katekista, lalo sa simbahan or sa mode of learning sa mga classrooms. Pero in Kiro, we facilitate games kasi in plenary and meron ding mga for each group division. Dito sa picture na nakikita nyo ngayon, this is a ball game and meron kaming mga active games and meron ding mga super active games na sa Kiro, no? So, meron talagang at the end of the activity, doon namin nilalagay yung learnings and lessons, no? Pero sa mga katekista sa atin siguro sa classroom setup or anything man, medyo mahirap kasi lalo na super physical. Yet, simple movements will also help a lot pa rin. And aside from catching the attention ng mga children, it will also adds up dun sa excitement of them to learn, no? Yung physical doon. Pero ngayon yung pandemic setup, sabi nga ni Leader Mark kanina, it was really a challenge for us on how we can transition everything virtually. Hindi ko alam ngayon kung paano natin iaano yung physical dahil ano, nasa virtual setup tayo ng games. Pero hopefully matapos itong pandemic na to, no? So number two is physical. Number three ay social, no? Ito, ano na natin ito, lumabas din to sa most ng mga sharings kanina sa drawing nila. Yung friendship dito na develop, becoming aware of the others and their needs, learning how to engage with others, natututong makinig, magsalita. Parang automatic lumalabas yun kahit mahihiyain yung tao kapag naglalaro ka eh. And then, games show thoughts and behaviors, mga group norms, cultures, moods, and ideas, di ba? Katulad nga ng sample ko po kanina sa aking sarili rin mismo, yung paglalaro ay naka-enhance ng kung paano ko na ano yung social skills ko as a person. So, what more po sa mga kabataan ngayon na masyadong nakatutok lang sa cellphone, yung mga ganun na nandun na lang yung focus nila. So, playing really enhance the social skills of a person. Number one, balikan po natin. Ano yung number one natin? Cognitive. Number two, physical. Number three, social. And number four is emotional. Emotional, it means it develops confidence and self-esteem. Okay, yung emotional growth naman ng isang kabataan or ng youth. And also children learns to express emotions through games.
And mostly ito ay namas na express niya through creativity, singing moments, or restful games, or ito mga simple animations katulad ng nasa screen. Mamaya magpapatry kami ng isa sa inyo rin. And learns how to win and lose. In Kiro, we have that practice of giving always cheers for those winners and losers. So katulad nung kanina, nag-sample kami ng cheers sa inyo. So dito, na-enhance yung emotional ability ng isang bata. No? Also, and lastly, mga natututunan through play, it leads children and youth to discover more of oneself and one's faith. Ito ay yung spiritual growth. Hindi ito mawawala, lalo na sa atin, how we evangelize and we catechize. Ito yung number one din na kailangan na natututunan nila, yun yung spiritual growth nila. Also, ito yung lima, no? Cognitive, physical, social, spiritual, and emotional. Okay? So what does studies reveal, no, tungkol sa play? Young children should have more opportunities of learning through play. Children need play as a route to learning, and the brain is geared up to the language and play to communication and movement. Dito sa Pilipinas po ay hindi masyad ang reality dito sa Philippines. Play is not really practiced as a tool for evangelization, no? I don't know, pero kasi based on our recent studies, dati kami lang, Kiro is the only youth movement, only movement in the Philippines that use play as a method for evangelizing and for learning, no? I don't know kung meron ng iba kaming na-inspire sa pagbibigay rin namin ng mga talks ngayon, ng mga workshops, pero the sad reality is konti pa rin, hindi masyadong nare-recognize dito sa Philippines yun. I can remember na pinadala po ko one time na sa international, sa Belgium and sa Denmark. Nakita ko on how youth works really sa mga countries na yun. Yung support ng government through play sa kanila. Makikita, kaya yun yung na-observe namin eh. Yung development nila as a person, lalo na yun ng mga youth doon. Saka kung gaano sila ka-proactive, ito ay na-develop through play eh. So, mas na-appreciate ko yung play, lalo na nakita ko sila, lalo na na-experience ko and nakita ko kung paano. And kung paano na-mold yung personality nila. I mean, yung holistic development, kabuuang development na isang pagkatao, yun yung talagang na-develop through play, no? Also, games are not a waste of time. Marami kasing nagsasabi, maraming hindi natin may iwasan, na meron pa rin connotation dito sa mga pamilyang Pilipino minsan na laro ka lang ng laro, ganyan lang, ganun. So, laro lang yan. Naglalaro ka lang naglaro, pagpapawisa ka lang, mapapagod ka lang, magawala ka namang natututunan. Pero that's very wrong, no? Indirectly, marami talagang benefits yung play, no? And lalo na yung ngayon, in our daily lives, the youth of today, nasabi ko nga kanina, they are more focused and attracted ngayon to the growing and digitization of things, no? Maswerte po siguro yung mga nandito ngayon tayo na mga medyo nasa 90s and below pa, na hindi ko na may mention yung 80s kung meron po, na inabutan natin yung mga luksong baka, mga sikyo, hagaran, yung mga tabas lang, kasama na yung natin yung mga kalaro natin, no? E ngayon kasi puro ang na-exercise na lang sa mga kabataan, daliri, mata, saka yung utak nila, nag-ML lang sila. Yung mga ganun na lang yung games na alam ng mga kabataan ngayon, na hopefully hindi to mag-stop dito sa generation na to, na yung play ay talagang mas may enhance pa natin yung advocacy on doing this. Kahit nga yung mga 7 years old and below, in their early developmental stages, napakahalaga na yung cognitive na naibibigay through play. E ngayon, ewan ko yung mga kabataan even mga 2 to 3 years old, nakatingin na lang sa cellphone nila, nanonood ng Cocomelon. So, yun yung reality. That's what's really happening right now. Cocomelon na lang yung alam ng mga bata. Pero, tayo ba? Hindi ko alam sa mga anak natin or sa mga inaano natin, sa mga youth, children, and mga ikakatekais natin. Sana, mai-input talaga natin ito. Okay? And lastly, what happens to children who grow up free to play? No, they tend to be creative thinkers and with quick minds.
they make good entrepreneurs, architects, artists, professors, your professional growth nila, and they are sociable, honest, and law-abiding. So let's just imagine a better world and a better country na yung mga tao na tumanda or who grew up experiencing play, no? Na in their lives itong play as a tool for learning and development. So, law-abiding. So, siguro, parang na mga issues nito. So, imagine na lang natin if what will really happen to our world or country if na-develop talaga ng ayos to sa mga kabataan. So, that's all for our introduction of why and gaano kahalaga. Leader Mac, nawala po ah. Tinig na po ulit. Nawawala ka po, Leader Mac. Ayan po. Sorry. Okay na. Ayan. So before we proceed, pwede po ba kaming mag-request na mag-turn on lahat ng cameras? Magkakaroon lang po tayo ng ating next activity. So ito ay hindi ko alam, pwede nyo ring ma-adapt sa inyong mga local parishes and mga activities, no? Ito po, ang next activity namin ay, ito usong-uso to ngayon sa TikTok, ewan ko sa mga vlogs, yung telepathy challenge, no? So in-adapt namin ito, first time namin papagawa itong activity na to sa inyo, ay Zoom Telepathy Challenge. Para po sa hindi nakakaalam ng Telepathy Challenge na ginagawa sa mga vlogs and sa mga videos sa TikTok, ginagawa nila yan na magbibigay ng category, and then dun sa category na yan, kailangan pareha sila ng isasagot. Pero dito, dahil naka-Zoom tayo, ang category, kunyari, sasabihin ko ang category ay si Jesus. So tayo lahat, kaya ako pinoon yung cameras ninyo, kailangan pong ma-act ninyo kung paano si Jesus. Kung paano ba, nakaganto ba? Or nakaganon? So yun yung telepathy na kung pare-parehas ba natin siyang ma-act. Okay? Kaya siya tinawag na telepathy challenge. No? So ready na po ba kayo? Sige nga, sample nga natin. Kunyari, ang category ko, Jesus. So ano yung, paano nyo siya ipoportray? Sige nga po. Ayan, meron nakaganon, meron nakaganon, ganto. Ayan, nakaganon, ganto. Ayan, sample lang natin yan, no? Si Jesus, ganon natin siya pinoportray. Okay, so meron tayong tatlong kategory ngayon, no? Number one, proceed po tayo sa first. Yung mga naka-off-cam po, imagine na lang namin kayo na may ginagawa din dyan, no? Okay, ready. Number one, for our first category po, ay John 3:16. Paano niyo po siya interpret? John 3:16. Ayan. Meron sabi ganon, Heart? Meron nakita ko. Ito rin yung nasa isip ko eh. Nagtetelepathy na ganito. May nakaparehas na ako nakita. Yung Korean heart, puso. Ayan, nakikita ko mostly puso. Sina sister, puso. Ayan, puso, heart. Ayan, so kasi di ba yung John 3:16, for God so loved the world, yon. So, it's all about love. Okay? So, ayan. Thank you. Second category natin. Holy Mass. Ayan, sa Holy Mass, naka ganun lahat. O, Ama namin, may naganon. Ayan. Okay, lahat ganito halos. Okay? Eh, paano naman pag sinabi nating priest? Ganon. Priest po, sister. Pare. Ganon. Ayan, lahat kayo. Merong mga nakaganon. Nagbibigay ng blessing, no? Merong ganyan. Ayan. Okay, so para po sa ating last na pampabuhay ngayon. Paano ang katekistang gigil sa estudyante? Ayan, nakita natin iba't ibang itsura ng gigil na katekista po, no? Repeat, sir. Repeat. Katekistang ano yung katekista? Gigil po, Pam Leticia, katekistang gigil. Galit po. Ah, gigil. Ganyan. Ayan, no?
So ayan po, pagkabuhay lang na ating hapon bago tayo mag-proceed sa ating next na session, no. Ayan, katulad nito, that's also a form of play, a form of game, no. Pwede na kunyari nagtuturo tayo ng parts of the mass, nagtuturo tayo ng something about the virtues, mga fruits of the Holy Spirit, siguro pwede natin 'tong mga gawin, no, yung mga ganong klaseng activities. Okay? Next po, papasok ko na po ulit kayo kay Leader Mark. Okay? Ayan, marami pong salamat sa inyo. And of course, kay Leader Mac. And of course, dahil nagpa-activity and nag-explain si Leader Mac kung ano nga ba yung kahalagahan ng play sa atin, bigyan natin siya ng cheer, of course. So para kay Leader Mac, bibigyan natin siya ng wow and handsome cheer. So paano nga ba yun? 1, 2, 3. Wow! 1, 2, 3. Wow. Handsome. So ayun po yung cheer na ibibigay natin. So unmute po tayong lahat at bigyan natin ng cheer si Leader Mac sa pag-facilitate ng importance of play. So 1, 2, 3, go! Wow! Awesome! Ayan. So maraming salamat. And don't forget to mute po para iwas sa ingay and then sa pag-echo. Ayan, marami pong salamat. So now, kanina nalaman na natin kung ano yung kahalagahan ng play in catechism. So marami nga talaga itong makukuwang bagay sa mga kabataan and marami silang matututunan. Sabi nga nila, minsan i-share ko lang, no, nung dati nagagathering pa lang kami, yung hindi nila alam kung ano nga ba yung kiro, ang sinasabi nila ay yung kiro puro laro lang. Puro lang yan nag-iingay sa labas, ng pasyo, sa simbahan, puro laro, nagbabatuhan ng bola. Pero hindi nila alam, may natututunan ang mga kabataan dahil dine-develop ng game yung leadership skills and personality nila. So now, ayun yung reason kung bakit through games and play yung ginagamit naming method through catechism. Kasi doon, kinoconnect namin yung lesson about church, about Bible, about life, and spirituality ng mga kabataan. So now, ang gagawin po natin ngayon ay is a form on how to conduct game or play. Itong method na to method na to is all about structured learning experience. So ayan nga, nakikita sa screen natin on leading games for evangelizations and youth ministry through structured learning experience. So before we start to conduct this kind of talk, magpapa-activity po muna ako. So lahat, nakita ko kanina, meron tayong paper and then pen. Kung meron naman kayong crayon, much better. Kung wala naman, okay lang naman din po. Pero kung meron, that's good. So lahat po ba meron? So I guess meron na po lahat. Thumbs up lang po kapag lahat meron na. Bigyan lamang po namin kayo siguro 10 minutes para sa iba na wala pa. Yes, that's good. Nakakatuwa po and lahat po kayo very participative and ang sarap po magturo at mag-share ng learnings para sa inyo. Maraming pong salamat para po sa inyo. So I guess lahat meron na. So now, ang title ng game na to ay The Writer's Pen. So later on, malalaman ninyo kung bakit ito yung title. So next, i-discuss na ni Kuya Mark kung paano nga ba ito. All we need is a pen and paper or you can use your notepad on your mobile, laptop, iPad, tablet, or computer or kung ano man po ang ginagamit ninyo ngayon. And ano nga ba ang gagawin, Kuya Mark? Meron kaming ipapakita sa inyo na picture sa screen. Look at the image that will appear on the slide and write down your observations or thoughts. And bibigyan lamang namin kayo ng 5 to 8 minutes to finish the activity. So again, ang gagawin nyo, isusulat lamang ninyo kung ano yung observations ninyo or kung kaya nyo mag-drawing, much better, kasi it's all about creativity. Ano yung mapapansin ninyo sa image na yon? Pwede nyo i-drawing, pwede nyo isulat, or kung kaano kayo ka-creative, pwede po ninyong gawin.
So, naintindihan po ba lahat? Or kung may katanungan, pwede po mag-unmute? Pwede po magtanong kung may katanungan po? Wala naman. Okay. So, I guess lahat naintindihan po lahat. Gawin na natin. So, next page. Ayan. Ayan po yung image. So, for now, para po sa ating mga kaibigan na katikista, bibigyan namin kayo ng 5 to 8 minutes. Ano yung observation ninyo dyan sa image na yan? Sa picture na ipinakita po namin sa inyo. Pwede nyo i-drawing, pwede kayong magsulat, kung ano yung insight, kung ano ba yung napapansin ninyo, pwede nyo i-explain through drawing, through creativity. And while waiting, meron pong ipi-play si Leader Mac na music para at least nare-relax tayo. 5 minutes starts now. Yeah. Nawawala-wala. So, ano yung observations natin dyan sa isang papel na merong tuldok na itim? Nakaorong po nung timer. Natakpan po yung easy. Nice. Ayan, meron na po nakatapos. Simbalan. By the way, yung simbalan, meron din po zero. Pag ito simbalan. Hard react lamang po if you are done. Para makita po namin, yung tapos, hindi pa. Ayan, may mga tapos na. That's nice. Hintayin lamang po natin yung iba pa. Meron na lamang po tayong last 4 minutes. Again, last 4 minutes. Ayan, thank you sa mga nakatapos na. Ayan, nakikita namin yung hard react. Thank you. Ayan. Sige, bigyan ng last 2 minutes. Ayan, last 2 minutes. Thank you. Last 2 minutes. Ayan, I guess marami nang tapos. Last 1 minute na lang. Ayan, thank you. Ayan. So I guess lahat tapos na po. Kung okay na, pa-heart react lamang po para makita natin kung marami na ang tapos. Ayan, thank you so much sa mga nag-react, nag-raise ng hand. That's good. Okay na po yun. Ayan. So, thank you so much. Thank you. Ayan, marami na. So, before we start, magtatanong lang po muna ako. First question para sa inyo. Ano po ba yung napansin ninyo dito sa activity na to?
Anyone? Could you A and C? Leticia de Mesa. Sir Noel. Sir Noel. Sorry. Sir Noel. Okay. Ako na ba, ma'am? Yes po. Opo. Ang aking reaction dito is, tao siya na maaaring naglalakad o nagsasayaw siya. With hands, saka with feet, with head. Yan lang po. Yes. So, binigay ni Tita Leticia is kanyang observation sa tao. So, maaaring naglalakad or may ginagawa. Ayun po yung in-explain niya. And then, mayroon po nag-message din po sa akin. Miss Alice. Sinabi po ni Miss Alice, it makes us think. Ayan, that's good. Anyone? Si Miss Vernalie Navarro. Ano po yung observation ninyo dito sa activity na to? Naka-hide siya. Tapos, afraid. Worry. Keeping secret. Mm-hmm. Then unknown. Yun lang. Tapos, salamat. Yes, that's good. Which is tama po yung sinabi ni Miss Vernalina, naka-hide. Bakit nga ba nag-hide yung tao? It's either scared, angry, or different kinds of emotion na ayaw niyong ipakita sa ibang tao. And also, thank you. Marami rin po nag-chat dito. Si Remy, Miss Remy, it's all about judging others. So now, baka meron pa pong gusto mag-explain kung ano yung nakikita. Miss Gigi, yes? Go, Miss Gigi. Sa unang tingin ko po ay parang point tuldok na nagkaroon ng scattered na ink. Yung tuldok po, maraming start na... Ayan, medyo parang ayan. Nawala po. Ang narinig ko lang po kay Miss Gigi is isang tuldok sa isang malinis na papel. And yes, from Simbalan. Yes po. Ano po yung nadugo? Oh, form siyag heart. Tulo ng dugo nga na form of heart na may talsik nga na form na tiil o na sa ibabaw. Tulo ng dugo na form of heart na may talsik. Yes, that's nice. Very deep. Napansin po nila is a form of heart. Yung heart. Form ng heart. Yes, that's nice. So now, pina-activity po namin ito para po it's all about ourselves. So again, the reason kung bakit po namin ito ipina-activity dahil gusto lang po namin i-share sa inyo na nakaka-relate yan sa mga kabataan and not only kabataan, para din sa ating lahat. Kanina, meron akong nabasa, it's all about judging person. Ayan, it's all about our darkness in life. Sabi rin po ni Miss Mary Grace Digg. Ayan, which is true. Tama. Ito yung mga daling-daling mag-judge. Tayo lahat, actually. Ang dali nating mag-judge sa ibang tao. Impurity, sabi nga. A big-hearted person searching for ways to reach out to others. Ayan. So, ang gusto lamang po namin iparating sa mini game na to, it's all about judging other people. Pero parang konting kamalian lamang natin, ang napapansin na natin kaagad is yung tuldok. Yung mga color black na damit ng taong iyan. Ayun yung kaagad na una nating napapansin. Diba, sa isang malinis na paper, ang una nating napapansin kaagad is yung stain. Yung dumi nito. Ibig sabihin, kapag i-relate natin siya sa buhay natin, sa buhay ng mga kabataan, or sa buhay po ninyo, ang una natin napapansin ay yung kamalian nila. Hindi natin kaagad napapansin kung ano ba yung kabutihan na nagawa ng batang iyon, ng taong iyon. And aside from that, yes, mas nangingibabaw yung pagkakamali na nagawa ng isang tao kaysa sa mga nagagawa ng kabutihan. Napupuna lang ang kapintasan ng iba, which is very relevant at nangyayari ngayon sa buhay natin, lalo na sa social media. Isang post lamang, nagko-comment na kagad yung bawat tao or tayong lahat
ng mga negative thoughts without us thinking kung tama ba yung ginagawa natin. So for this one, I just want to ask you, how can you explain that or paano ba natin to i-relate itong picture or image na to sa buhay natin? Ayun yung question ko po. How can we relate o paano ba natin marerelate itong image na to sa buhay natin? Anyone? Kami po. Brad, yes, kami go. Sir Raymond. Hello po, good afternoon. Bali, na-relate namin yung image sa amin, yung pagtakip ng picture sa mukha ng tao, nagasimbolo po ng kataang fair. Bali, yung fair, ibig sabihin ng fair na takot sa COVID. Pero sa yung end na nagsimbolo po siya ng heart, in behalf sa fair na naano namin ngayon, yung heart namin, nagpangibabaw po yung pagmamahal namin sa kapwa namin, sa mga kapatid naming Kristiyano bilang pagtuturo ng katisismo po sa First Communicants sa mga bata sa area by GTE po. In bali yung fear na naano namin doon sa picture is yung natakot sa pagharap ng pandemya sa sitwasyon natin ngayon. Pero kahit may problema tayo, kahit takot tayo sa COVID, pero yung feelings bilang anak ng Diyos na mayroong mission tayo sa kapwa natin, pinagpatuloy pa rin namin yung pagtuturo namin ng catechesis sa mga kabataan, sa mga bata. Sa area po sa GKK class chapel po namin. Yun po yung namin sa pag-relate sa picture po. Yes, thank you. Baka mayroon pa po ayan, okay na, nag-unmute na sila. Thank you so much, Raymond and friends. Ayan. Sorry po, hindi ko po nakalimutan ko lang po or hindi ko po alam yung name, patawad. Pero thank you so much. So para sa kanila, ang bagsak. Ayan. So baka meron pa pong gusto mag-share. Ayan. Siguro last two sharer. Then after that, i-explain na namin kung paano ba gawin itong structured learning experience. So may nakataas ang kamay, Miss Kathleen Caspe. Ayan po. Go. So, good afternoon po, everyone. Narinig po ako clear po? Yes po. Go ahead. So, doon po sa picture, yung kumbaga yung thoughts ko po doon in general po na sa atin pong mga tao na in the midst of darkness po, there is light right doon sa paper which serves as po na despite ng for example despite ng pandemic po na naranasan natin ngayon, there is hope, there is faith na yun yung pinanghawakan natin para mag-continue. So yun lang po, thank you po. Thank you so much for that, Miss Kathleen. So there's hope, there's light sa kabila ng darkness, which is right. Thank you so much. One last, ayan, si Miss Anne. Yes, go ahead, Miss Anne. Thank you. Nakita ko na po. Okay, good afternoon po again. I just want to share. Yung picture for me is a picture of someone who wants to help, no? Magnified by the heart, no? Sa gitna ng papel. Pero yung tao sa likod ng papel, ay may desire to really share himself or herself, pero ayaw niyang ipaalam sa lahat kung ano yung kayang gawin niya or kung ano yung ginagawa niya para sa iba. It's, for me, it signifies humility and service for others. Yes, thank you so much, Miss Anne. For her po, it signifies humility and service for others, which is right. And ayun yung aim nating lahat, mag-serve not only for Christ but also to other people. So now, ito naman po yung thought namin ni Leader Mac. So again, everyone is focused sa dark spot, which also happens sa buhay natin, di ba? And we tend to focus on the dark spots and always remember that He, si Christ, si God, gave us this life full of love and blessings. Tama?
there's always a reason to be happy. However, most of the times when we encounter problems, ika nga, personal man yan, or problema sa buhay natin, or sa problema ng mga kabataan ngayon, sa family natin, ano, you know what, that's fine. Okay lamang yon. It's okay to feel disappointed or sad, or ika nga, ma-feel natin yung disappointment, sadness. All of our feelings are valid this time. Lahat ng nararamdaman natin ay okay lang. So don't let let a single mistake ruin your whole day. Look at the paper again. Tulad nga nung kanina, compared to the sa black spot na nakita natin, sobrang laki ng white spaces, di ba? It means na the spot doesn't define who or what we are. For example na lang, this pandemic, of course, maraming nagbago. That's why it is called new normal. Like this gathering na meron tayo ngayon, di ba? Nasa Zoom tayo. Pero itong pandemic na to, hindi tayo pinigilan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, di ba? So, we always look for ways. Ayan. So, kumbaga, ito lang na let us always look the beauty sa kabila ng mga nararanasan natin. And aside from that, tulad nga rin yung nakita sa screen natin, lahat tayo hindi perpekto. Tulad na nakikita natin sa screen, Jacob was a cheater. Peter had a temper. David had an affair. Noah got drunk. Jonah ran away from God. Paul was a murderer. Miriam was a gossiper. Martha was a nervous wreck. Thomas was a doubter. Moses stuttered. Abraham was old. Lazarus was dead. Kumbaga, pinapakita lang dito na hindi tayo perfect. Pero still, tinatanggap pa rin tayo ni God. Next. So, ito lang po yung gusto naming iparating dito sa structured learning experience. God does not call the qualified, but He qualifies the called. Diba? So, ayan lamang po yung gusto kong ipa-experience sa inyo ng structured learning experience, or one type of activity na pwede nating gawin sa mga kabataan or sa mga audience natin or sa mga student natin. So now, structured learning experience is all about experiential learning. Experiential learning. Okay? So next. So dito po, structured learning experience, people learns best when they experience the learning, they are motivated, they can actively participate, there is a feedback about learning, they can practice their learning. Tulad ng ginawa natin kanina sa activity na pinagawa po namin sa inyo. Yung structured learning experience po kasi, itong type of activity na to, ito yung pinapa-experience natin dun sa audience natin kung ano ba yung gusto nating ituro, kung ano ba yung learning na gusto nating ituro sa kanila, and yung real life, in real life, na pwedeng mangyari sa buhay nila. It's all about experiences. Tulad nga ng sinasabi natin, yung quote na one of the best teacher, one of the best teacher is all about experience. Experience sa buhay natin. So next. So ayun po yung structured learning experience. And for this one, itong experiential learning cycle, meron tayong stages dyan. Meron tayong experiencing, sharing, processing, generalizing, and applying. So now, tatalakayin natin kung ano nga ba yung stages na yan. So next, first, mag-start po muna tayo sa experiencing. So for this one, experiencing, this involves the activity. So dito,
in-involve namin kayo dun sa visual na ipinakita namin. And then, di pa po kanina, sinabi ko po sa inyo na prepare pen, paper, sinabi namin yung mechanics. So, pina-experience namin sa inyo. Kung magpapa-activity po tayo, let's make sure for them to experience this. Dapat lahat ng audience natin naka-involve and alam ang gagawin para magawa nila ng tama and ma-experience nila yung gusto nating ipagawa sa kanila through game. Alright? Naintindihan po ba? Yes, next? Yes po. Next one is all about sharing. Ito na. After they experience the activity, ito na yung susunod. Sharing. This is data or data generation phase. Ibig sabihin, to facilitate this stage, the following will be of help. What is going on? What were your observations? How do you feel about that? What were you thinking of during the activity? Who felt, thought, reacted the same way? Who felt, thought, reacted differently? Kanina po, tinanong po namin kayo kung ano ba yung naging observation ninyo doon sa picture. Which is good. Natuwa po kami ni Leader Mac. Kasi tulad na sinabi ko po sa inyo kanina na all of you supportive. We do have different kinds of perspective. We are doing this. Tinatanong natin yung stage. I mean, tinatanong natin yung observation nila kasi different people has different perspective sa buhay. Pwede tayong matuto sa kanila. Pwede natin malaman yung mga hindi nating alam. Pwede nating ma-realize na pwede pala yon. Ay, oo nga, no? Ay, tama nga yung na visualize niya dun sa picture. Diba? This is one important thing na kailangan natin tanungin yung mga audience natin kasi not only you, not only dun sa nagsasalita, but all of us are learning. That's the power of sharing. Next one would be the processing or interpreting stage. Processing or interpreting. So for this one, sa stage naman ito, kanina experiencing, pangalawa is sharing, pangatlo, processing and interpreting. How can you explain that? What does that mean to you? How important is that to you? How would you consider that? Is it good or bad, right or wrong? What struck you about that? What does this tell you about yourself or your group? So for this one, after the audience have shared their experience, the facilitator now asks questions that will help them make sense or give meaning to the data on hand. So ito na yung processing. Yung kung kanina, kung ano yung observation nila, itong processing, dito na natin i-co-connect yung pina-experience or pina-activity natin sa kanila sa totoong buhay nila. Dito na natin ipapa-process kung ano ba, baka meron silang experience in real life, personal experience, ano ba yung naranasan, tulad ng kanina, pina-activity ko sa inyo, sila Sir Raymond and friends na mga catechists, mga simbalan, and lahat na nagsalita kanina, they share about what they experience doon sa sarili nilang parish or sa sarili nilang group sa atin. Diba? And si Miss Anne, she also provides us her personal experience or personal perspective. So that is processing. Ayan yung mga sample questions na pwede nating itanong for this stage. So now, pangatlo, mayroon pa tayong pang-apat, which is generalizing. So for the generalizing,
ibig sabihin naman ito, ito yung ano, based on what they learned from their process experience. So now, yung mga audience for new ideas on the topic on hand, which they can apply in similar situation, this can be achieved with the following questions na magbibigay ako later. So generalizing, what can we learn about the activity? What is the activity all about? Ibig sabihin lang po dito, gina-generalize na natin or ginagather na natin yung mga natutunan natin or nakuha nating perspective sa bawat ibang tao na nag-share. Diba? Bakit natin gina-generalize or bakit natin kinukuha yung mga lesson for us to do it? Diba? Na i-experience natin yung mga thoughts nila. Diba? Na-realize na natin yung mga sinabi nila na pwede pala yung ganito, may natutunan tayo sa iba. So now, i-process natin sa sarili nating buhay. I-apply. I-apply natin sa sarili nating buhay. Diba? Na dun papasok yung susunod na stage. But wait, for generalizing, ayan nga, na ito yung questions pala. What can we learn about this activity? What is this activity all about? Yung kanina, tatanungin ko po kayo nyo, what is this activity all about? It's all about ourselves. It's all about personal life na napapansin and sa lahat na napapansin natin ngayon sa bansa natin. There is a lot of negativity, hate, and everything. Diba? So last step, which is applying. So diyan naman po sa applying, ito naman yung audience natin na-encourage na mag-isip ng possible na pwede sa real life applications of what they learned from the for this create game. Diba? Yung key dito is to make the audience understand that their learnings don't just stay in the game scenario but should also be practiced in different settings. Diba? But should also be practiced in different settings such as family, sa school, sa mga tuturuan, sa friend, and personal life. So ito yung applying. In what other situations can you apply what you learn? How would you ally your learning in the situations? What would be the consequences of doing or not doing this? So ayun po yung mga stages ng structured learning experience or also known as experiential learning. So I just want to let you know na itong type of method na to, yung structured learning experience, pwedeng-pwede po ito sa ating mga katekista. Dahil, ano nga ba yung tinuturo natin? It's all about the church, the Bible, personal life, yung ugali, spiritual. Pasok na pasok po itong method na to or type of game na to, structured learning experience. Well, actually, we can apply anything dito sa structured learning experience. Pwedeng singing, tulad ng sinabi ni Kuya Mac kanina, na different types of activities, singing, creativity, kung pwede ng physical, pwede na, physical. Sana pwede na talaga yung physical, no? Na para at least mas nakakapag-engage tayo and sobrang enjoy di kapag physical. But don't worry, makakaisip pa naman din tayo eh. Marami tayong bright ideas na pwede nating ipagawa po sa mga audience natin through online. So, ayun po. Ito po yung structured learning experience. And baka meron po kayong katanungan, pwede po namin sagutin ni Leader Mac dito po sa structured learning experience. May questions po or clarifications? Wala po. Pa-thumbs up po kung wala and lahat na intindihan na po.
thumbs up. Ayan, thank you so much. That's nice. And I hope na ma-apply po yan na nag-thumbs up. And I guess lahat naman po naintindihan yung pag-explain po namin. So, yep. Next. Okay, so para kay Kuya Mark na nagbigay sa atin ng lesson tungkol sa structured learning experience, bigyan ulit natin siya ng isang cheer naman, okay? So tuturuan namin kayo ng isang cheer para kay Kuya Mark. Ang pangalan naman ng cheer natin is fireworks cheer. Okay, so alam nyo ba yung itsura ng fireworks, diba yung gumaganong ganon? So ang fireworks cheer lang natin ay ganito. Kung kaya nyo mag-open ng camera, mas maganda, no? Para kita rin namin kayong sumasabay. Ganito lang yung fireworks cheer. Palakpak. Tapos taas. Boom! Ayun, ganun lang ha. 1, 2, 3, 4, 1, 10, 10, 10. Boom! Okay? Para sa session ni Kuya Mark, tungkol sa structured learning experience, bigyan natin siya ng isang masaya at masiglang fireworks cheer. Ready? Go! Boom! Ayan. Salamat po! Boom! Ayan, boom na boom. Salamat. Ayan, gising pa po ba kayo? Bigyan nyo naman po kami ng puso dyan kung gising pa po ang lahat at dilat pa po ang inyong mga mata. Alam po naming hapon ngayon at kinukuha tayo ng ano, ng antok. Pero eto na po tayo sa ating last, no? Matapos po namin kayong bigyan ng patikim tungkol sa play, matapos namin kayong bigyan ng kung paano ini-strategize lalo yung pag-play gamit ang structured learning experience, bibigyan naman po namin kayo ng chance ngayon para makapag-create ng inyong sariling game at play activity. Saan lalabi na ilang minuto pa po ba tayo? Meron pa tayong last 20 minutes, no? Pero before natin gawin yon, maituturo po muna ulit kami isang singing activity ni Kuya Mark sa inyo. Okay? Ang title po nitong ating kanta ay Yepo. Meron po bang nakakaalam na nito? Yepo? Ay, meron na ata, no? Pero para sa mga hindi po nakakaalam, eto po yun, no? Siguro kakantayin namin muna ni Kuya Mark and then tuturo po namin yung action nito, okay? Kung pwede pong naka-open camera kayo, pwede rin. Eto po ay natutunan namin. Ang tong Yepo na to ay natutunan namin yung World Camp 2012. Noong 2012 po itinuro ito. And nung World Cup 23, galing po ito sa Spain. Okay? Kaya Spanish yung ano, yung language na to. Pero ganito lang po yung tono niya, no? Yepo itataye po. Yepo itataye. Yepo itataye po. Ituki-tuki yepo. Ituki-tuki ye. Ayun, ganun po, no? So, ang action po nun, pag sinabi pong yepo, dapat po nasa binti ba tawag? Sa binti po, igaganan nyo, i-stamp nyo po yung mga kamay nyo. Okay? Pag yepo, stamp. Yepo. Ang itata, eto. Itata sa balikat. Tapos yepo. Okay? Yepo, itata, yepo. Okay? Tapos, yepo, itata. Pag sinabing ye, ganito lang. Ye. Okay? Etong yepo, stamp, balikat ang yep, ang itata, ye, stamp. Okay? Yepo, itata, yepo. Yepo, itata, ye. Okay? Pag sinabi namang ituki-tuki, yung ituki-tuki ay dito sa ulo. Ituki-tuki. Okay? Ituki-tuki. Ayan. So, pag sinabing yepo, itata, yepo, yepo, itata, ituki-tuki. Okay? Tapos ang ye, ganon. Okay, sabay-sabay po tayo muna buong kanta, no? Ready? Go! Yepo itataye po. Yepo itataye. Yepo itataye po. Ituki-tuki. Yepo ituki-tuki-ye. Ayan. So, medyo hindi tayo sabay-sabay dahil nga naka-zoom tayo, no? Pero, ano, para lang ma-imagine nyo, no? Kapag sa totoong buhay ito, naka-circle kayo, naka-circle yung mga bata kasama kayo and then sabay-sabay yung ginagawa yon. Kasi after nun, ang first step naman, dahil nga, ano muna tayo, dahil nasa Zoom tayo, imaginary muna kayo na may katabi, ha? Imagine nyo muna na may mga katabi kayo. Swerte yung may mga katabi po talaga dyan. So kasi, kapag nasa personal kayo, pwede nyo
di ba yung yepo una sa ating first round ay sa sarili nyo. Pero ngayon, kapag sa second round natin, sa second variation, sa katabi nyo po i-yepo sa mga binti na mga binti ba to, sa hita po ng mga katabi ninyo. Okay? Tapos, katabi ninyo sa kanan. Tapos, ang ituki naman ay sa mga katabi nyo sa kaliwa. Gaganon ninyo yung ulo nila yung ituki-tuki. Okay? Ganon po yon. So, sige, sabay-sabay tayo. Imagine nyo lang na may katabi po kayo. Yung mga takot mag-imagine sa sarili nyo na lang po. Okay? Pero, ganon siya sa personal, ha? Magkakatabi kayo, tapos ginaganon nyo yung katabi nyo, ginaganon nyo yung ulo. Yun po yon. Okay? Sige, sabay-sabay tayo. Ready? Go! Yepo itataye, yepo itataye, yepo itataye, yepo itukituki, yepo itukituki. Okay, second variation. Yepo itataye, yepo itataye. Sorry, joke. Yepo itataye po, ituki-tuki, yepo, ituki-tuki, yeh. Ayan. So yon, thank you po sa lahat nag-participate. Para sa ating lahat, bigyan natin ng tatlong pataas. Ready, go! Ayan. Diba, sayang no, wala tayo sa personal ngayon para mas na-enjoy natin yung mga ganun. Yung nakakatawa yan, panoorin pag sa personal, lalo na yung mga bagets. Just to share, no, talagang ginagano nila yung mga katabi nila. Yung mga hita nung katabi nila hanggang mamula. Ganun talaga siya. Okay? Bakit nga po ba namin ito pinalaro? No? Sabi nga namin, creating your own games or play activity. No? Kasi parang, baka isipin nyo na ganun bang kahirap yon yung structured learning experience kanina ni Kuya Mark. Ganun talaga. Hindi po. No? Yun ay yun ang pinakalang experiential method natin. Pero you can create a simple game as possible na magpapasinging moment kayo, alam niyo yung value na gusto niyong iparating dun sa mga bata, and you will just end it with a sharing and a synthesis and a closing prayer. No, katulad ito, itong yepo. Diniscuss ko na ito ay magkakatabi kayo. No? Ito ang value and biblical reference. Kunyari, ang gusto niyong iparating sa mga bata ay being part of the whole or bearing one another. So, napansin nyo sa game natin, no? You can discuss it afterwards na yung Bible verse na Romans 12:4-5 na for as in one body, we have many members and the members should have all the same function. Yung about being a whole, no? Na lahat kayo ay parte ng isang katawan na hindi makukumpleto yung buong routine ng kanta kung hindi nyo ginawa sa katabi nyo at sa mga kapwa nyo tao. No, and bearing one another, na nakasama nyo sila in bearing the another burdens and to fulfill the law of Christ. So that's an example, yes, of how we can create a game, no? So simple as that, no, Kuya Mark, and para po sa ating lahat, ito yung pinakasimple na steps in crafting a game. Okay, ito yung pinakasimpleng pwede nyo gawin. Number one, syempre, kailangan alam nyo yung objective. Alam nyo yung kung ano ba yung topic na gusto nyong ituro. Kunyari, ito, yung pinaka-basic about love. Yung gusto nyong ituro ay about love. Ayan. Okay. Once na na-identify nyo na, be specific. Once na na-identify nyo na kung ano yung topic ninyo na gustong ituro and yung objective ninyo for the game, number two, you have to identify an appropriate biblical verse. Or kung hindi man biblical verse, yung ano ba yung lesson na gusto nyong matutunan nila. No? As simple as that. Kung hindi siya biblical verse lesson, ano yung values na gusto niyo ituro sa mga audience ninyo. And number three, yung based on the specific topic or verse, you may find and create a fun game activity or play. Okay, yan na yung iisipan nyo. Tungkol sa love, ano ba? Kunyari, naisip natin na love yung topic. Hindi ko alam kung familiar kayo dun sa game na Do You Love Me? Yung sa upuan, nakaupo kayo, tapos lalapitan, Do You Love Me? May ganong game. So, kailangan about doon, and then i-relate nyo doon yung game para afterwards, punta tayo sa number four na isi-synthesis nyo siya, and you will finish it with a short prayer based on the experience and sharing of the children. Tapos, i-end nyo na doon sa biblical verse na i-brainstorm nyo mula sa number two. Malinaw po ba? Ayan, okay? So, yun lang yung... Ayan. Thank you.
yun yung pinakasimpleng pwede nating anuhin, no? Kasi kung babalikan natin yung SLE ni Kuya Mark kanina, papasok din lahat dito yon, 'di ba? Yung generalizing, forming, formation, tapos pagdating sharing, ang pinakamahalaga lang para makumpleto yung buong experiential cycle is after nun, pwede tayong magbigay ng mga action items for them, no? So, ano yung tinatawag nating action items para ito sa application naman nila? So ibig sabihin, mas matututunan ng mga bata at mas may a-apply nila sa tunay na buhay sa paglabas nila after they learn and ma-apply nila yung mga tinuro natin. Okay? Na hindi lang sila basta naglaro, hindi lang sila basta nagsaya, hindi lang sila basta nag-enjoy. No? May napulot sila at may a-apply nila afterwards. And that's what we really need. Okay? So, bibigyan namin kayo ng ilang minuto, kahit 5 minutes, to create your own game. No? Isip kayo kung anong topic nyo ngayon. Kunyari, ano bang gusto nyo tungkol sa anything. Kunyari, parts of the mass nga. O gusto nyo yun ang topic nyo. Or as simple as about respect. About, kunyari, an specific advocacy. Kunyari, dahil nasa season of creation tayo ngayon, about climate. Pwede yun. Tapos mag-iisip kayo ng activity, either a game, a restful game, active game, or singing activity, or skits na pwede na marerelate nyo at makakagawa kayo ngayon. So pwede, okay lang ba? Bigyan namin kayo ng kahit 5 minutes to think. Kahit yung ano lang, thought lang nung game. Kasi medyo magti-3:30 na, no? Yung thought lang nung game, tapos magkaroon tayo ng short sharing kung sino man yung makakapag-conceptualize ngayon. Okay? Sige, bigyan namin kayo ng 5 minutes. Maglalagay ako timer. Bigyan namin kayo ng kahit 3 example na pwede. Yeah. May questions po kayo bago kayo mag-proceed? Or mag-unmute lang po kayo pag meron kayong ano? Go guys, kaya niyo yan. Ano lang, connect. Ayun yung number one na isa sa ginagawa namin kapag nag-iisip po kami ng game. Kami po kasi sa Kiro, we love connecting. Lahat ng bagay, kino-connect po namin. So we are connecting anything into something. Ayan. For example nga, no, kunyari ano lang sa mga bata, yung mga pinakamaliliit po namin, nabato lang siya ng bola, kunyari binato lang yung bola sa kanya, i-coconnect na po namin yun, nabinato siya ng pagmamahal galing kay Christ. Yung mga simpleng ganun po na, ano, na they learn on how they ano, do it. Kasi sa mga bata, mas naiintindihan talaga nila yon. Sige po, 5 minutes. Hindi ako makapag-sound. Sorry. Okay. Tsaka super nakaka-enjoy po talaga yung catechism through game, no, Leader Mac. And sa lahat naman din po, kasi dito, hindi nawawala yung ano, yung walang dull moments. Lahat ine-enjoy mo. Kumbaga, nag-enjoy ka na, may natutunan ka pa. Parang ganun. Kapag po may gustong mag-share, mag-chat lang po kayo. Ang ganda-ganda ko o ang pogi-pogi ko para po tatawagin namin kayo sa mga gusto kong mag-share. Kasi sino po yung pinakamaganda, mauuna yon. Pwede ang angit po, Kuya Mark. Sige po, Miss Anne, yan. Habang yung iba nagke-create pa po, share po kayo, ma'am. Okay, sige, mag-share ako. Yung title ng game ko is Word Connect. Word Connect. So, because online tayo, mahirap yung magbibigay ka ng ano, yung kanyang ano, procedures or mechanics would be, magbibigay ako ng isang word on screen. Okay? Pagkatapos, we're going to access yung whiteboard on screen. Tapos mag-connect, magbibigay din sila ng word na connected doon sa word na binigay ko. So in any manner, pwedeng pataas, pababa,
paikot o any direction ng words kung saan nila ilalagay yun. And then afterward, I'm going to ask them ano yung nakikita nila na connection sa lahat ng words na isinulat nila doon sa whiteboard. And then, yung pinaka-final na sentence siguro ng after the processing would be asking them what would be the message? No? Ano pa ang pinapa yung message ng activity sa kanila o ano kaya ang learning na nakuha nila sa activity out of just one word connecting other words. Okay, yung pinaka-essence, yung pinaka-value na gusto ko doon, yung ma-realize nila na each one is connected and interconnected with one another. Kasi hindi pwede yung one word connected to the other word lang. Pwedeng connected to the other word, pero connected pa rin doon sa kabilang word na sinulat nila. So, connectedness and interconnectedness. Yun po. Thank you. Ayan, no? Thank you, Miss Ann. Para kay Miss Ann, bigyan natin siya na isang bagsak. Tama, no? Yung parang yung pinaka-point ni Miss Ann, yung the value of togetherness. Yun yung pinaka-point na pwede niyang dun sa kanyang game and activity. Lalo na ito ay kinonceptualize Miss Ann for online dahil nga digital tayo ngayon, no? Ayan. Thank you, Miss Ann. Sino pa po? Meron pa po bang susunod na gustong mag-share? Open the basket. Okay, simbalan. Open the basket. Open the basket po sa simbalan. Okay po. Okay. Luyo sa aming kamalian are open to back to Christ. No? Open. So, yun. Dear Mac, na-mute ka po. Sorry, naka-mute pala ako. Ayan, ano sinabi ko? Na si Kristo ay kung paanong open si Christ, na i-accept tayo paulit-ulit. No? Yun yung message after the game po. No? Parang yes. Lalo na sa mga bata to na nagkakamali, yung mga nagkakasala, yung po, di ba? Yun, as simple as that, yun yung message na pwede nating i-ano sa kanila. Thank you po. May kiro po ako sa simbalan, no? Thank you po para sa inyo. Dahil po dalawa kayo dyan, dalawang bagsak. Ready, go. Oh, apat. Ayan. Thank you po, thank you. Sino pa po? Sino pong gusto mag-share? Apat. Si Miss Princess. Ayan, nag-chat po siya. Pinoy, henyo po or bring me. Hi, hello po. Good afternoon po sa lahat. Opo, good afternoon po. Kaya po Pinoy henyo kasi po pwede pong kumuha ng Bible dun sa mga Word of God dun sa Bible. Pwede natin pahulaan tapos i-connect na po natin 'yon dun sa laro. Tapos po at the same time po pwede rin pong bring me. Kasi kung kunwari naman po sa loob ng bahay, kung online class, sa akin po yung idea po, online class. So, bring me, kunwari sinabi mong Bible. Pag sinabi mong Bible, alam na nila, kukunin na nila, mag-uunahan sila. Or di naman po kaya, pwede rin pong walis. Kunwari, yung walis, may ibig sabihin na rin po. Yung pwede mo na rin na-explain na pwede mong ituro sa mga bata na kailangan tumulong ka sa parents mo. Or kung ano yung magagawa mo dahil mahal mo yung parents mo, balang iaano nyo na po siya, i-connect nyo na po kung ano yung magandang ikalalabas nung game na po yun. Nakikita na po kagad ng bata yun. Yun po. Yes, no, thank you, Miss Princess. Yung kay Miss Princess, very common yung game na sinabi ni Miss Princess. Okay. Pero at the end of the activity, doon natin talaga mapapakita Nagdala ka lang ng walis, tinuruan mo ng tumulong sa bahay, may lesson na agad na matututunan yung bata. No, pinagdala mo lang ng sabon. Ang point pala natin, maligo kayo kahit naka-online class lang. Di ba? Yun pala. Yes po. Thank you po. Thank you po. Thank you, Miss Princess. Para kay Miss Princess, isang bagsak. Ayan. Sino pa po? Ayan, nakataas po ng kamay si Miss Vernally. Hello. Ay, na-mute po ulit kayo, ma'am. Ito, okay na? Okay na po. Ang ginawa ko ay spring me as seeds that we use to eat. Kasi yun pa lang ay para makatulong sa mga bata na
about sa pagtatanim ng mga liso. Tapos ang kanta dito is song about planting ay hindi biro. O pagtatanim ay hindi biro. Then ang gospel is about Mark bato, mustard seeds. Yon, salamat. And thank you po Miss Vernali, no. Ayun naman, ginamit naman ni Miss Vernali yung ano isang ano natin, local song yung magtanim ay bibiro, no. Pero akalain mo na yun magtanim ay bibiro, mapapasukan pa natin ng ano ng teachings about the ecology and pangangalaga sa environment, no. Thank you po Miss Vernali. Meron pa po? Meron pa bang gustong mag-share? Meron pa po? Yung hindi makakatulog kapag hindi nagsalita, meron pa po ba? Ayaw, mukhang wala na, lahat sila makakatulog na. Meron akong tatlong example kung wala na pong gustong mag-share, no? Meron akong tatlong, ayan si Miss Gigi, gusto palang mag-share. Oh, hindi, sa akin actually ano naman to? Narinig niyo po ako? Apo. Ano po, pwede bang magano magpatopatopic po? Sa pag virtual, pwede siguro yung pagpatopatopic. Tapos ang matatalo magbabasa ng Bible kung ano ang gusto niyang verse na sa araw na yun. Yun yung sa akin. Patopatopic. Opo, pwede yun, no? Na batopatopic lang magbabasa ng Bible verse or pwede opo, nga nating ganun. Tapos yun yes. Lang po. O kaya just to share po no sa inyo dahil nga ano naman tayo on games. Kami sa Khie din may mga creative bato-bato topic kami. Kunyari, meron kaming tinatawag na hindi ko alam kung kaya ko explain na mabilis to na kunyari. Ano yung kay Kuya Mark? Ano yung sayo? Ay, sa amin po ang tawag po namin yan, sayang game. Magbabato-bato topic sila. Kunyari po, kung na-visualize nyo po may team A, may team B. Tapos magtatakbuhan sila. Tapos kapag na-meet nila isa't isa, magbabato pa topic. Kung sino yung talo, babalik siya sa base. Tapos tuloy-tuloy lang to hanggang sa makarating siya dun sa base ng kalaban. Nang dapat lagi siyang nananalo magbato pa topic. Na kung na-visualize nyo po Ayun naman po yung sa amin. Sorry. Kasi yung sinabi po ni Kuya Mark, as a team yun, no, na nakapila sila, tapos kailangan may from base to base, kailangan makarating sila doon. Parang it's a sort of teamwork pa rin. As one pa rin yun. Nananalo ka, natatalo, hindi kayo panalo. Ang value kasi nun parang hindi kayo laging panalo. Kasi kunyari nandito na kayo ngayon malapit na, natalo siya bato-batopic malapit na doon sa base ng kabila. So makakabawi sila papunta naman doon sa kabila. So parang just yes. As simple as that, no? Parang naiparating natin yung ano na pagkakapantay-pantay din nila doon. And also yung isa pa doon sa batoba topic na yun, nasabi ko nga pwedeng variations lang. Meron kunyari, may tinatawag kaming pakto, pakyaw, pakyut. Kunyari yun naman yung batoba topic na kakaiba. Si pakyaw na kaganto, si pakto, ano yun? Si pakto na kaganto, si pakyut na kaganto. Kunyari talo ni pakyaw, si pakyut. Ngayon, pwede kayong gumawa ng mga sarili niyong variations. Na tatlong mga ganun para lang just to make the students and mga kabataan na mas ma-excite sila na hindi lang normal na bato-bato topic and then saka natin sila lalagyan ng aral. Ayun, you can be yes. As creative as you can, no? Gustuin man naming i-share lahat ng mga activities na binilagyan namin ng variation yan, kulang na kulang tayo sa oras. Pero eto, meron po akong tatlong game na nilagay dito. Eto, mas applicable to sa physical, no? Maybe it can help din. Eto, very familiar tayo dito. Isa siyang restful game, yung pass the message. No? Kapag gusto nating topic is kunyari is about the word of God in general, no? Na ang message natin is God is a communicator. Excuse muna. Yes, so, pwede pakikuha po yung timer muna sa screen. Ay, may timer po. Ay, timer. Ay, sorry. Sorry po. Thank you, okay, thank you po. Hindi ko po nakita. Salamat. Okay, ayan, no, na... For example, God is a communicator, no? Dahil yung pass the message, 'di ba yung papasa-pasa natin yung message, yung simple na bulungan, yung parang pwedeng ganon or yung simple na ganon. Dalawang variation kasi 'yon. Yung pass the message na bulungan or yung pass the message na ganon, yung ginaganon yung mga daliri.
So ito yung pwedeng mga lessons natin, no, na kung gusto lang natin silang tanungin na about if they heard the word of God lately, and then we can use some Bible references na katulad ng nandito sa screen po natin ngayon, no? And another one, 3:30 na pala, sorry. Follow the leader. Alam natin yung follow the leader siguro, yung may mga steps, no? Ito naman ay tungkol sa how to follow Jesus, no? Ito yung pwede nating topic dito, and then we have a Bible reference here na Matthew 4:19. So, how to obey God, how we can please God through our faith. Ito yung pwede nating ano, ito yun yung pwedeng lesson sa follow the leader. And also, meron kaming game. Ito, favorite game po kasi namin to sa Kiro. Tinatawag naming War Ball. Yung War Ball ay isa siyang variation ng parang touch the body out. Kung alam niyo po yung touch the body out, parang batuhan ng mga bata. Pero dito ay lahat kasali na nasa loob sila ng terrain. So parang dito naman, binabato yung bola. Pag nabato ka ng bola, out ka na. So pero ang at the end of the day, ang lesson nito is spreading non-violence, about courage, about strategy, honesty. Kasi kunyari, nabato siya ng bola. Tapos sasabihin niya, ay, hindi pa ako out, mga ganun. May mga batang ganun. So it's yung value din ng honesty pwedeng maipasok dito, and the perseverance. And then we can have the biblical reference about Mark 5:36. So yun yung mga example po namin, no? And siguro, hindi ko alam kung nabitin ba kayo or kulang pa yung mga examples and workshop natin, dahil talagang marami pang dapat din matutunan for this. Pero yun yung tingin namin na pinakasimpleng kayang ilagay. And we are posting here our contact number siguro if you wish to ask us, if you wish to contact us to facilitate sessions about game. Gusto nyo lang magpa-facilitate kami ng game sa inyo, physical man pag natapos na yung pandemic, just let us know po. No, we also have our page, Kiro Pilipinas. Ayan, no? So hopefully, marami po kayong natutunan sa ating session ngayon. And kami po ni Kuya Mark ay nagpapasalamat for actively participating sa ating session. No? Kuya Mark, do you have anything else to say? O kaya po baka may questions tayo, mag-Q&A tayo, Kuya Mark. Yes po, ayun po. Before we leave, of course, sana po, baka po may questions kayo, clarifications na gusto niyo pong itanong, we can answer. Anyone? Meron po ba? Wala? So, kung wala, meron ba naka-raise ng hand? Wala naman. And thank you! So, in behalf of Kiro Pilipinas and Leader Mac, nagpapasalamat po kami sa pag-invite po sa amin to discuss and share what we have, to share the learnings, kung ano po yung method na ibinibigay sa mga kabataan dito po sa Kiro Pilipinas. And of course, if you want also, we have different local groups, baka gusto nyo po sumali. So right now, we have active local groups na nag-online sa Cavite, andyan ang Kiro Noveleta, Tanza, sa Pasig, NCR, may Bunga, Pasig, and everywhere. Not totally everywhere. Contact nyo lang po kami. Sasabihin po namin kung anong local groups po yung available this time of pandemic. Yes. And before that, ayan, thank you so much din as well. And welcome po. Before we leave, sana po mag-group picture po tayo. Then ipopost po namin to sa Kiro Pilipinas page. Meron po pala kaming page, Kiro Pilipinas, C-H-I-R-O, and then Pilipinas sa Facebook. Doon po, nagpo-post po kami ng mga events and activities namin na nangyayari. So, ayun po, Kiro Pilipinas, and then si Leader Mac, ayan, taga ano po yan, Noveleta, Cavite. Ayan. Tapos ako naman po, taga May Bunga, Pasig. Ayan, sige po. So, kaya I guess, pa-on-cam? Pa-on-cam po. Nire-request lang po namin na mag-on-cam, everyone. Kung kaya. Kung hindi naman, it's fine. Leader Mac, ikaw na po ba magpipicture? Yes, opo. Bilang ka lang, Kuya Mark. Leader so, Mark. Everyone, 1, 2, 3, smile! Wait lang po. Sa pawaki! pwede pa pala ka, letter C tayo, letter C. Ibig sabihin, catechism. Letter C. One,
2 and 3. Ayan, po lang, thank you so. Pinakawaki niyong pose. Pinakawaki! Okay po. Okay na. Yeah, muli, maraming maraming salamat po sa lahat. And, thank you so much po. Before we leave, mag-ano muna tayo? Mag-thank you. Mag-thank you lang. Thank you, cheer. Paano ba yung thank you, cheer? T-H-A-N-K. I-spell lang. T-H-A-N-K-U. Thank you, Lord. Ganon. Thank you, Lord. Kahit hindi sabay-sabay, lahat unmute. Mas open yun. Lahat unmute tayo after bilang lang 3. Sabay-sabay tayo. Lahat unmute. 1, 2, 3, go! T-H-A-N-K. Say, Lord. Thank you po. Thank you. We hope na nag-enjoy po kayo habang natuto rin ngayon sa ating workshop ngayon. Salamat yes, po. Salamat po. Thank po. Thank you so much po. Tumuyo din. Yes, doon ayan, meron ka pa dito ng puso. Ate. Ate, hindi ka namin marinig. Ate, nagagandang salamat. Uy. At nakibahagi sa ating mga kapista sa buong Pilipinas. Wow! Chappy ka, Miss Ading! Maraming salamat po sa at balik lang po tayo sa ating main room daw po. Balik po tayo sa main room. Leave breakout room. Wag leave meeting. Breakout room lang po. Leave breakout room. Pindutin lamang ang leave breakout room. Sinisipon ba yan? You're not in the main session. Philip, ano naman itong batang ito? Hindi siya, ano ka talaga? Hindi ka na naman na ano dyan. Ako na. Mas marami pa tayong matutunan sana, no? We will have other courses po on design creative liturgy, no? Pwede nyo kayong sumali. O pwede nyo kayong mag-request, no? For example,
magpapa-activity na raw po yung mga catechism on games. While waiting po. While waiting. Marami kayo pa po kayo natutunang ano, games, online games through the Khiro. Okay, maraming kaming natutunan. That's good po. Maganda pong makarinig ng ilang mga sharing po. Siguro one representative per group po from the workshops. One first workshop, second and third po. Hintayin lang po natin. Meron pa pong isang workshop group na hindi pa po tapos. Miss Joy, ako, nag-shopping ako. Ay, talaga? Nag-brown out dito. Umikot ba? So every time that I will join again, I'll be entering a different room. Wow! Yeah. Attend kayo ng tatlong workshops. Oo, a taste of... Galing naman. A taste of the three. Galing naman. I think we have most of the people now back. 20 seconds. Okay. Hi. Adi, I think we will still, yeah. Excuse me. Okay, andito na lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong pag-participate po sa ating mga workshops, no? Unang-una sa lahat po, I'll take this chance po on behalf of Bukal ng Tipan, no? Napasalamatan pong ating mga guest chairer ngayon, yung Khiro Philippines po, sina Mark Angelo Olanday, no? And this sino pa nga ba ang kasama niya, no? Of course, pati po si Father Neil at si Sir Wilson Temporal po, no, sa Catechesis Online. So, maraming salamat po, no, at pinaunlakan yung aming invitation, no. I believe po marami ho tayong natutunan, no, sa kanila. Maganda pong tingnan din, no. I-share po natin, no. Ano yung mga learnings na nangyari, no, sa ating mga workshops? Alam ko po yung bawat may kanya-kanya tayong choices, but it would be nice also to share, no, to the whole group, no, yung mga natutunan natin sa bawat session po. Pwede ho nating matawag po yung sa session number 1, no, yung catechesis through play. What are your learnings from the workshop that you have attended? Anyone who would like to share with us? Anyone po from workshop number 1? Si Miss Anne po, nagtaas ng kamay. Ah, si Miss Anne. Yes, Miss Anne. Hello po, Kuya Noel, Miss Joy, Ms. and Ate Ading. Okay. I had fun now in our workshop sa group 1. And although basically I was already using plays in my lessons, but the insights and the inputs of Sir Mark and Sir Mark are really very useful. No, no, they provided us a much simpler way of incorporating games into the learning. Yung parang isang ano na lang, isang batuhan na lang sa lahat ng ibon na lumilipad. Yung parang nandun na yung experiencing ng mga bata, input of the doctrine and the biblical verses itself, and of course the value integration and how the children will be able to really live out yung natutunan nila kahit laro-laro lang.
So, pwedeng sa perception ng mga bata is game lang, laro-laro lang 'yon, pero yung seed ng ano, yung seed ng learning at for it to develop ay nandoon na sa kanila. And they will continue to enhance that and to strengthen that as they grow older and experience more in life. Yun lang po. Thank you. Maraming po. Salamat po, Ms. Anne. Okay. May dadagdag pa kaya? Yung mga insights na nakuha natin, no? The play is a very, no? Parang sabihin natin talagang andyan na yan, no? Pero the more, no, that it is given emphasis, no, as a way of catechizing, no, talagang palagay ko nakatulong sa atin. Si Kathleen po, nagtataas ng kamay. Kathleen, from HTU. Oh, good afternoon po. I am from yung group number one po. So, yung nakuha ko po dun na insight is na yung sa catechesis po, sa pagbibipunan is we can interconnected it with play po or your games po, through games na we can give effective way of catechesis through games po na ikakonnect natin yung mga catechesis, yung mga about sa church na learnings para mas maging active siya. Yan lang po. Thank you. Maraming salamat, no? It's a fun way of learning, di ba? Yung games, no? And yung effectivity nun, eh, ng games. Maraming salamat, Kathleen. Sige po. Mayroon pa or else punta na ho tayo sa number 2. Anyone from workshop 2? Parang wala nang workshop to dito. Andito ako, ma'am. Andito pa kami. So anyone po from workshop 2, mahihiyain itong mga taga workshop 2, ano? Go out, ga. Actually, Sir Noel, baka hindi ako makatulog tonight. Though hindi ako fully pledged member of group 2 kasi nag-brown out kami. So I find it really, really meaningful when you shared about yung creating the liturgy, no, yung mga steps. And one thing that really struck me most is yung, ano, yung nagtanong ka, why do we use symbols? Tama ba ako? You started to ask na which among the sharings, no, na very dominant. And then from there, mag-create ng theme, parang ganun. Then, while you were doing that, I also asked myself, oo nga, no, kasi pwede namang magdasal na Hail Mary. Pwede namang magdasal na any usual ba na dasal? Lalo na kung nagmamadali. But you made mention about, ano, ng, kasi we would like to connect the prayer with life. No? Ng, parang ganun. And also, symbol. It's very important to use symbol in creating liturgies kasi it also gives us different angles. That's why I was supposed to share kanina na kaya pala yung kaibigan ko pinagawa siya ng liturgies pero tapos hindi nag-hit, hindi siya naging effective because culturally hindi siya swak, parang ganyan. So we consider all those things. Kaya lang nag-brown out ako, sir. So, mangayo ko copy. Thank you. Bye-bye. Thank you po sa Ma'am Helen. Okay. Anyone po from group 2? Wala na? Si Miss Julita, nagtaas ng kamay. Okay. Hello po. Hello, Ma'am Julita. Hello po. Sa amin lang po,
Sa amin lang po dito po sa Canlaon po, ang naano lang namin dito ay yung creative liturgy nga, na actually mayroon ako na small idea doon sa diocese po na tayo doon nagti-training, pero hindi ko po nakuha lahat yung ano kasi na hindi ako nakapagtapos kasi mayroon mga problems na nandoon. So ngayon nagpapasalamat ako dahil yung slight na natutunan ko doon ay mayroong nadagdag, at saka yung mga kasamahan ko na nandito ngayon na katekista natuto rin sila na mayroon palang ganito, at hopefully na baka balang araw makapagbalik kayo dito sa Canlaon at makapagturo sa amin ng ganito sa buong katekis namin dito sa Canlaon. I am grateful and thankful to this afternoon in this kind of sharing. Thank you po. Maraming salamat, Ate Julita. Sige po. Ay, Ma'am Glenda, tataas kayo ng kamay. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon to all. Good afternoon po. It was a very challenging learning, no, for me to attend the creative liturgy. And I think even in our classroom, I think we can use that, the creative liturgy, not only for outside community or in the parish, but I think for me personally, I was enlightened, and I think it is a challenge for me to use it during my class. Thank you, Sir Noel. Maraming salamat din po, Ate Ma'am Glenda. Sige po. Kung wala na po sa group 2, no? Punta naman po natin yung group 3. Social media and catechesis. Anyone po from group 3? Tahimik ang group 3, ah. Nagkakahiyaan yata. May nagtaas ng kamay, Noel. Okay. Sir Carl Casino. Okay, Sir Carl. Ayun. Hello po. Gandang hapon po sa lahat. Ayun. Gandang hapon, Carl. Ayun. What I've learned a lot about the workshop our Lagoon. It enlightened me to be much more creative when it comes to teaching catechesis online. Kasi if you were there in the workshop, no, Father Neil and Father Wilson also presented a lot of insights and also methodologies or ways to catechize creatively on the internet. So natuwa po ako dun sa sinabi nila na yung hindi dapat maging institutionalized ata, if I am not mistaken, yung approach when it comes to teaching catechesis. They are encouraging us to be to allow the students to become more spontaneous in learning. Kumbaga, it's much more of a method na casual, malaya, na hindi ganun kaseryoso at some point. Yet may natututunan pa rin po ang lahat. Then among the programs presented kanina, actually at the last part of the workshop, they presented their students or some students po na nagbigay ng testimonies with regards to the work, their work po. And natuwa po ako kasi effective pala talaga as long as you have worked with the Spirit and also you are ready to respond to the signs of the time. Kaya po, yun, yung natuwa po ako dun sa workshop namin. Kasi me as a future na din po, and also nasa age din po ng digital age, tsaka mag-deal with po sa digital natives ng mga students in the future. And babaunin ko po lahat ng natutunan ko sa workshop po namin. Ayun lang po yun sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Carl. Sige po. Meron pa po from group 3. Pwede rin ho nating isulat yung mga learnings po natin sa group chat natin.
dito po, no, kay Ma'am Benita, with the sharing of Father Neil and Sir Wilson, my awareness on how to reach out to the young using different activities is enriched. It is really important to reach out to the young and journey with them, even in this time of pandemic. Okay. Mayroon po po. Si Ma'am Vernali naman, no, sa group 1, games bring me and draw me seeds. Me as seeds, value, ecology, biblical words or verse, no, and the mustard seed. I learned how I will teach games, no, from a biblical perspective. Okay. Mayroon pa po ba? Wala na. Okay po. Maraming salamat po, no, ulit sa ulit sa ating lahat ng ating mga sharers, no. Maraming salamat kina Mark, kina Father, na Father Neil, Sir Wilson. Well, no, hindi na sa hanggang sa susunod. We think we could, no, pwede imbitahan namin ulit kayo. So maraming salamat sa ating mga participants din, no, for your active participation, no, for hopefully, no, we have learned together, no, in this particular workshop. No? Yeah. So kung wala na, we will proceed now with our liturgy, closing liturgy. Thank you, Kuya Noel. Maraming salamat po sa lahat. Napaka-overwhelming po ng ating mga learnings mula po sa ating workshops. At alam ko pong makatulong ang mga ito sa ating serbisyo at trabaho sa simbahan, no, sa larangan ng katisismo. Ngayon po, yung lahat po ng ating learnings, yung mga natutunan po natin, no, nais lang po natin itong dalhin sa isang panalangin. No, iangat po natin.